And so hello mga Dabarkads. Yan, lunch po tayo. Fried rice, corned beef. Favorite ko to eh. Habang nanonood ng paborito natin yung time show. Yan, ipulaga. Minute ko muna habang nagbablog tayo. So, kamusta na kayo? Alam nyo, I can't believe na it's been a year. Mula po nung lumipat yung pong Eat Bulaga from GMA7, from tape, lumipat po sa TV5. Around this time last year, ay nabubuo po yung excitement kung saan ba lilipat yung Eat Bulaga. Ano mangyayari sa bagong channel? Makukuha ba ng TVJ yung pangalan? Kasi around this time ay naglabas din ng bagong host yung pong tape, yung Eat Bulaga nila noon. Kaya those were really exciting times, hindi ko po makakalimutan. Pero ngayon, it's been a year. Isang taon na nakalipas mula noon. Sarap. And ang dami nang nangyari, of course, yung It's Showtime. Napunta na sa GMA7, natanggal na yung block time ng tape sa GMA. At ang Eat Bulaga, tuloy-tuloy naman sa TV5. Okay? Ngayon, ang dami ngayong mga reaksyon, ang dami ngayong mga sinasabi. Merong mga ibang tao pa. Na sinasabi na kaya daw maraming mga atake ngayon kay Mama Vice, kay Vice Ganda, ay para daw humina yung It's Showtime na show. Okay? Para, kumbaga, humupa yung kanilang pagsipa sa ratings at mawala ng viewers yung It's Showtime. Eh, iba pinagka, yung iba, kumbaga, tinuturo pa sa Eat Bulaga. Eh, sa akin lang, hindi kailangan ng Eat Bulaga ng kahit na anong kumbaga pang-aaway sa kabilang show o pagdepensa sa kumbaga pagsira sa ibang show para umangat. Kahit yung sa MTRCB eh, tinuturo pa din sa Eat Bulaga na may kinalaman daw, which is wala naman. Ha? Unlike doon sa kabilang istasyon, meron silang ang daming mga pages na ang gawin lang ay manira ng manira, mang troll ng mang troll. Yung Eat Bulaga po, walang ganun. Meron lang siya mga organic na supporters, organic na vloggers. Hindi yung nandyan kami para lang siraan si ganito, siraan si ganon. In fact, ayoko nga yung cancel culture na ginagawa nila kay Vice Ganda ngayon eh. At wala kaming koordinasyon kahit kanino sa kanilang management. Binavlog lang namin kung anong gusto namin. Kaya tingnan nyo nga, yung mga ibang kasama kong vloggers, di ba? Tapos na yung issue, iba naman yung topic nila. Hindi po kailangan ng Eat Bulaga na manira o gumawa ng kung anong moves na ano para lang sumipa ulit yung ratings o para humina yung kabila, di ba? Wag niyo kaming itulad doon sa mga style na ginagawa nung ibang mga kung ano man 'yon.
Itbulaga, next month, we'll be celebrating its 45 years. Hindi po siya tatagal ng ganyan. Kung puro negativity, kung puro paninira, tumagal po siya ng ganyan dahil sa pagbibigay ng tuwa't saya sa mga manonood. For always evolving. For always nakakaisip ng bagong gimmick. Bagong bakulo. At yung ngayon po, it's no different. Eh? Asahan nyo po sa 45th year na Itbulaga, mas isipa pa, mas lalakas pa, mas gaganda yung partnership between Itbulaga and the Kapatid Network. Mas magiging malaki pa yung show. Kumbaga, the best years of the show is ahead of it. Kumbaga, yung mga best years ay paparating pa lang. At kasabay niyan yung paglaki ng buong TV5. So yan, yun lang po. Gusto ko lang mag-react lang din and at the same time. Yan, magmukbang habang kumakain. So, yun. Try ko mag-live mamaya. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati mga Dabarkads. Yan, kumakanta na si Mama Alan K. Have a great day mga Dabarkads. So, try ko mag-live mamaya. Nasa biyahe lang tayo.